Pasado alas 9 ng umaga, January 11, nakauwi na ng Pilipinas si Andrew Mansour Gutierrez mula Riyadh. Si Gutierrez ang OFW na dinukot at ikinulong umano ng mga armadong kalalakihan nitong Hunyo. No words can describe eh. After the tragedy, talagang mahal pa rin ako ni Lord. Masaya po. Alhamdulillah. 1997 pa si Gutierrez sa Saudi. Nagpabalik-balik na ng maraming beses. Empleyado siya ng isang electronics company bago siya umano'y sapilitang dinakip. 3 buwang wala siyang komunikasyon sa kanyang pamilya, mga katrabaho at maging kumpanya. Alalang-alala noon ang kanyang misis kaya mula sa kanilang mayor, DFA, NGO, Senado, Kamara at pati ang Malacanang, kinalampag niya. Setyembre na nang nakatawag si Gutierrez sa kanyang misis pero wala pang 3 minuto. Sa kwento ni Gutierrez sa TFC News na pagkamalan raw siyang espiya, hinalughog ang kanyang mga gamit sa kanilang flat pero wala silang nakita. Actually, wala naman silang ma-prove na ebidensya. Tinanong ko sila kung anong basihan nila, hindi na naman nila sinasabi sa akin. So puro hearsay and yung information nila is very weak. Pinusasan siya at dinala raw siya sa isang military facility. 4 buwan siyang nagstay doon. Maayos naman daw ang trato sa kanya sa loob. Hindi siya ginutom, hindi rin siya sinaktan. Wala talagang nakakaalam kung anong nangyari sa akin, kung anong status ko, even the embassy. Because yung mga taong kumuha sa akin is they are same like the FBI of America. So they are the mabahit, they are the intelligence or the national security agents. Nakikipag-usap daw siya sa mga Amerikano at Briton at nagsesend daw siya ng mga mapa sa mga Westerners. Pilit niyang ipinaliwanag sa mga dumakip sa kanya na empleyado ng kumpanya nila ang mga Westerner at dahil administrator siya ng kumpanya, palagi niya silang nakakausap. Yung Americans na tinutukoy nila is our instructor pilots for Apache program. British is our consultants. Dahil wala raw makitang ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa anumang spying activities, walang kasong naisampa laban kay Gutierrez. Kaya pinakawalan din sa wakas noong Nobyembre. Pinili niyang umuwi na lang kaysa magsampa ng kaso laban sa mga taong dumakip sa kanya. Nag-resign na lang siya sa kanilang kumpanya. Nakuha naman niya ang kanyang end of service benefits. May special power of attorney o SPA din siyang iniwan sa Philippine Embassy sa Riyadh para maklaim ang kanyang unpaid salaries mula pa noong Hunyo. I want to thank our government, actually, our president, those people na pinuntahan ng asawa ko, the Senate, the Congress, our mayor here, and the ambassador of the Philippines in Riyadh, Ambassador Adnan Alonto, and my friend, Afghani Alonto, who really supported my wife. Hindi na muna raw aalis ng bansa si Gutierrez, na trauma raw siya sa nangyari. Mas importante raw muna sa kanya ngayon ang makasama ang kanyang pamilya sa Cabuyao City, Laguna. Jerome Padrikela, TFC News.